Tingnan mo, si Chita Anteng nandito na naman sa magazine, oh. Ang ganda niya. Matagal ko na pinapangarap na sana maging kasing ganda niya ako. Si Chita Anteng, hindi talaga siya ordinaryong tao lang. Hindi siya kagaya ng ibang tao dyan. Tama ka. Siya yung babaeng may class. At yung isa para probinsyana. Suot pa rin yung damit na ginamit niya kahapon. Yup! Ang bago na! Talaga! Ang ganda niya talaga, no? Ang ganda ng panahon ngayon, no? Oo, mas sinabi mo pa. Oo. Okay, ah. Ayos. Sige. Di ba? Oo, talaga. Maniwala kayo. Ano ba nangyari sa'yo? Saan mo naman nakuha yan? Pangit ba? Nagagandahan kasi ako eh. Play, ano yung sasabi mo? Mo? Hello? Nandito ka na? Okay. Papunta na ako. Saan ka pupunta? Hoy! Si Jin. Nasaan siya? Tumangkad ka ngayon kaysa nung huli tayo nagkita. Salamat, ha? Teka, kailan ka dumating? Nakita ko yung mga posters mo. Ang ganda. Teka, doon ko pa rin ba nakatira ngayon sa sign, eh? Bili tayo ng mainom. Mabuti ka. Oo nga. Pero bago tayo bumili, umuwi ka muna sa inyo. Magpalit ka ng damit mo. Tara. Lay, halika na. Dali na. Hindi ko akalaing meron tulad niya. Napaka-perfect niya. Magkaiba talaga kami dalawa. Cheers! Natutuwa ako na magkakasama tayo. Gaya pa rin ba kayo ng dati, ha? Wala naman nagbago eh. Si Simen, nagpapalit pa rin lagi ng girlfriend. Pati rin naman si Mitsu, ha? Pwede yata, hindi ako tulad mo. Asi, kamusta ang kapatid mo? Nagkasama ko na isang taon. Nakatira na siya sa Switzerland. Hmm? Talaga? Hmm. Hindi ba, close talaga kayong dalawa? Siguro na minis mo na siya. Naku, huwag mo siyang alalahanin. Merong isang babae doon sa school na parang kapatid na din niya. Ang pangalan nun ay siya Chai. Ano ka ba? Hindi siya parang kapatid ko, no? Ang layo nilang dalawa. Talaga? E tingin ko pareho lang silang dalawa eh. Pwede ba? Day, patahimik ka. Bored ka na ba? Nandito na si Jin. Alam ko. Nandito na siya. Alam mo, hindi pa rin siya nagbabago. Tumatahimik talaga siya kapag natutuwa. Noon pa man ganyan na talaga siya, hindi ba? Hindi kaya. Anong problema? Ba't ka nagpalit na ito ng ganun? Hindi pa rin feeling masyado? Ganun ba? Wala namang malaswada na. Mukha lang naman ang kinunan, ha? Lay, hindi kaya masyado ka naman conservative? Isa pa, yun ang trabaho ko. Sin, hindi ka naman talaga isang model. Ayoko lang na ginagawa mo yun. Natutuwa ako dahil nag-aalala ka sa akin. Kaya paborito kita. Anong
pa yan. Ano ba yan? Tama na yan! Tama yan! Bakit pa nagmamadigin yung tatlo? Sige, ano tayo para sa pagkakaibigan natin. Inainom na! Cheers tayo! Cheers! Sige! Cheers, ha? Cheers! Kaya na. Pati ka kumain! Hindi ako gutom. Eh, hindi mo ba alam na ang mahal ng isda? Eh, sige na kahit ang isda na lang ang kainin mo. Hindi nga po ako gutom yun. Eh, yung isda! Eh! Teka, sandali! Eh, sa anak mo yan eh! Bakit mo kinain? Teka, kailan mo naman ang mga bata ko yun eh. Hindi na ako kontento kung anong meron sila. Hindi sila kumakain ng kahit ano eh. Alam mo ba ha? Kape anong araw ha? Wala kami pagkain tulad nito. Uh-oh. Alam mo, sa sobrang hirap, nagbebenta kami ng dugo. Nagbenta din ako ng dugo. Alam mo, yun lang ang tanging paraan namin noon. Tsaka, hindi na yun, ha? Na-hospital ako pagkatapos bumaba ang dugo ko noon. Di ba? At, kanil, panambibili nito, ha? Masyad mo tinikasi, eh. Oh. Eh, tigilan mo na yung pagkain mo niya. Baka tumasa naman yung dugo mo. Tataas ang triglycerides mo. Baka madala ka na naman sa hospital. Gastos na naman yan, honey. Hindi naman kumakayos siya, Jay. Tsaka, mahal ito, no? Eh, bigyan mo na lang ako niyang isda na yan. Ito naman, wala ka na tinira. Ang papa niya, CEO ng isang malaking kumpanya. Ang papa ko naman, nagbebenta ng dugo. Ano ba yan? Wala akong laban. Malayo talaga ang agwat namin ni Jay. Siguro dapat hindi ko na lang yan isipin. Pati na rin ang